1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mga ka-farmer, 8. Ayan, pagod ako mga ka-farmer. Grabe, dami pong itlog. Meron pa po akong iniwan doon yung mga alam kong halanganin na. Ito hindi ko... Yay, sa magandang buhay! One lechon tayo, mga ka-farmer, today. One lechon lang tayo. At si Puroy na ang nagluto dahil sinalin doon may inasikaso pong papeles. So, ayun. Right timing din naman para ano. Ang order na to ay dito lang po yan sa banyo. Yung ating suki dyan sa kanto na binibilhan ng emergency Ricardo, mga ka-farmer. Ayan. Si Suki! Tepot. Ayan, at ayun nga, ginawa na ni Kuya yung incubator, ready to ano na, ready to serve. Hindi niya daw pinakialaman muna yung mga itlog, gawa ng hindi niya alam, sabi ko, Kuya, yung mga nakalimlim ng ano, yung mga iniwan lahat, baka sakali tayo na baka may mapisa pa at makapag-start ulit doon. So ayun, at mukhang matindi talaga yung tumama, kala ko nakalasot na. Anyway, that's life. Ayan. Pero yung mga nakagala nga, kahapon na video ko naman, nakita nyo ang sisigla. Tapos meron dito naglilimlim na itim eh. Para wake. Para wakan mga ka-farmer. Lumipad siya. Lumipad siya kahapon, nakita ko. So, malaki ang chance na hindi na natin siya ipapasok dun sa ano, pang nadali. Andito lang yan. Somewhere here. Ayan. So, mga kahoy-kahoy. Malay natin, parawakan din yung ano, yung rooster, yung similya, di meron makapagsimula tayo. Although marami naman pong mabibili sa online, mabilis lang naman yung mag-umpisa uli. So, no worries, ganyan talaga ang buhay, laban lang. So, ayan, wag lang yung baboy. Baboy, malaking lugi tayo. Patay tayo dyan, mga farmer, malaki yan. So, ayan po, at ano na rin, makakapag-start na tayo ng mas magandang lahi na manok for business purposes at the same time for personal use. So both ano na rin, both specs matatouch natin. Kasi pag darag and ano lang ang alagaan natin, so makakapag-post na rin tayo sa ano, na pailan-ilan makakapag-alaga din sila ng puro no, na lahi. So mas maganda. So ayun na. Ayan po si Rambo, may ginagawang ano ba ang ginagawa ni Rambo? Walis-walis si Puroy. Yan ang gusto ko kay Puroy, pag may camera, dampot agad ng walis. Buti pa to si Rambo. Oh. Kanina pa nagpapala. Ito daw yung ano, kakapitan ng ano, no? Nang hindi na po gumawa si Papayam ng ano, siga naman matrabaho pa. Ipapatong yung ano. Dapat makita din ni Kuya Mitz ito. Ito lang yung mga poste. Maliliit lang naman yung poste. Ayan o. Oh. Yung pang ano, mga yung agwat na. Bingan ni Papaya. Parang maliit yung kubo na pinagawa mo. Sabi ko talaga pong medyo maliit lang. Kasi nga ang plano ko talaga, hindi ayokong ano to ng buong parang kubo. Gusto ko parang may kubo. Tama-tama din. Idea ni Bebe. Magaling ah. Pa-advance talaga isip ni Bebe. No? So sabi ko nga mainit, sabi niya wala namang ano, pwede naman tayong magtanim ng ano na makakaano. Pero sabi niya kasi doon pwede pa tayong magano ng mga tables and chairs dyan na parang concrete na wood type or ano, parang sa garden ba. So nga ano, sabi ko ganun. So pwede nga, parang maganda naman po yung place ng lechonan. May tambayan siya. Tapos ito, garahe na nga, no? Yan ang ipuporso natin, unti-unti. O, mayroon pa naman tayo ilang buwan. Kailangan lang tambakan yan. Tapos, graba na lang siguro. Para at least, medyo makatipid tayo. Marami-rami na din sasakyan kakasya dyan. Although may mangga tayong iiwasan, syempre, dalawang mangga yan. Iiwasan natin yan. Yun ang ating update dito. Tapos sa baboy, mga ka-farmer, mukhang ano, Father's Day pala sa June 19. Ayan.
Father's Day. I hope mag-champion tayo bago mag Father's Day. So ano, marami po ang order. Oh, nag-ano na ako, si Dr. Garcia mahabol ng ano, ka-farmer, pwede ba kami ako? Sabi ko, Doc, ang available is 20. So, pwede na ako diyan, sabi niya. At least meron. Oh, ayun naman. At si ka-farmer Anthony ay napanood ko yung vlog niya nung nakaraan na medyo na i-stress na din kasi syempre kulang pa din po yung production niya, no? Pero okay lang yan, ka-farmer. At ginagawan ko na rin naman ng paraan. Yun lang, medyo nahihirapan din ako dahil syempre hindi naman lahat ng alok sa akin ay kinukuha ko. So kailangan na yung quality ay naandoon pa din. Gusto ko same bango, mga ka-farmer. Pag na-hit natin lagi, yung amoy, yung aroma nung ano is the same. It's for sure yung taste halos the same din yan, mga ka-farmer, kay ka-farmer Anthony Baboy. So yun po ang ano, makikita naman sa quality ng baboy ano. So, ayun, yung kay, ano ba to, kay Dan, yung kinuha natin doon sa Olongga po, ay, ano na, ano na po, ubos na ata. So, ayun, ubos na ba po, Roy, yung kay, ano, Olongga po? Ah, ubos na yata. Ayun, mga farmer, naubos na. So, kung mayroon man, dalawa isa. So, ayun, kaya lang, hindi na natin pwedeng ulitin yung mangyari. Bigla ko na-realize, tama nga, marami po ang nag-message nga na nag-alala. Kahit si ka-farmer Ryan Santos, yung pumunta, nag-pick up dito kahapon. Sabi niya, huwag mo nang gagawin yan. Tama nga naman. So, sa susunod, pwedeng meet up na lang siguro sa isang gasolinahan. Dala na lang nila yung baboy. Mas safe, ano? So, ayun po. Mahirap daw, mahirap daw. Natapos na ba yung ano? Ubus na yun doon, na baboy? Saan kuya? O yun dito sa kabi, yung huli kong dinala? May ilan pa? Parang dalawa. Saan na kinuha ito? Ah, oo. Okay lang. Ayan, kasi bukas. Bukas ba ilan tayo? Dalawa? Dalawa, tatlo, mga ganun ng ano eh. Tapos Biyernes. Biyernes sa Lunes, Sabado, Linggo, ang malupit. Parang magsasampo ata tayo ng Linggo. Magsasampo ng Linggo kasi mayroon pang ano yan. Pero binilang ko naman yung baboy. Sapat-sapat naman po yan. May darating na 8 bukas. Bibilang na lang uli ako para sigurado. Yan, mga ka-farmer, nandito tayo sa manukan. Ayun, ililipat na natin yung mga itlog at let's hope na may mga mapisa. Tapos sa ayun oh. Walang patay dito sa loob, mga ka-farmer, dahil kinuha ko na. 1 2 3 4 5 6 7 8 mga ka-farmer, 8. Grabe. So ayan po, 8 patay at tinatawanan na lang natin. Ganun talaga. Kailangan maghugas ng kamay. So ayun na. Sisintensyahan na natin 'to. Magkakatay na po kami at bukas ayun oh, may mga mahina na naman na ano. Parang ano naman, yung iba malakas, bigla na lang natutumba, mga ka-farmer. Sabi nga nung may comment, yung sa asawa niya daw ay pinagkakatay na din bago mamaunahan at mahina nga daw yung kumbaga yung ano na mauubos na din. So ayun oh, may mga hindi kaya ng gamot. Pero ang ano dito, hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita na may ano, may mahina. So ayun, kukunin natin ang itlog at tayo yung mag-incubate na. Pwede na daw, sabi ni Kuya. Ugas lang tayo ng kamay. Ayan. Pagod ako, mga ka-farmer. Grabe, dami pong itlog. Meron pa po akong iniwan doon yung mga alam kong halanganin na. Ito hindi ko na kinandling kasi habi ko bahala na. Lagay na lang muna natin dito. And then after a few days, siguro 10 days, pwede tayo mag-check, no? Pero for the meantime, ayan lang muna sila. At let's hope na ano. Yung iba may mana, may nabasag na. Isa mainit, may mainit galing dun sa ano. Kinuha ko na. May laman pa, sayang naman. So ayan, alagasan na isang sisiw.
gaganong-ganon nila lang. Loaded, ano? Ayan, oh, dami sana ng itlog. Kung hindi pa po namatay yung mga hens, baka doble pa ito. Oo, nalagasan tayo talaga. Ayan, mga farmer. Sana may makapagpatuloy dito. Dami ng itlog. Tapos tayo ay mag-kill. Katay na tayo mamayang gabi. Ayan, balikan natin yung ating mga eggs. Oh, may pisaan na! Ang bilis naman! Ayan, medyo gaganonin lang natin. So, ayan po mga farmer. Kung yung nanay ay, di ba, pag yung may hen, inaano niya ng tuka, ayan eh, ginagalaw-galaw niya. So, tayo naman, sa incubator, nagkaganon-ganon siya. Every 4 hours, nagta-turn. Tayo naman, manual na lang. Ganon-ganon lang, okay na yan. Maikot mo lang. Para at least na ano sila. Yung purpose po niyan ay yung parang puti niya, hindi bibikit daw. Yun lang sabi. Ayun, sa research. Kaya yung hen, ina-ice-ice na yan eh. Ayan. May papipisa dito. Siguro naman meron. Kasi meron tayong mga kinuwang nililimliman na. May init na, tapos may init pa, baga, may nabasag na, ay, halos sisiw na eh. Ayan, nabagasan pa ng isa, okay lang. Bukas uli. Tapos may tubig yan, mga ka-farmer doon sa ibaba. Para yung pinaka ano niya, ay, yung ano ba to? Dito nakalakad. Yun. Okay. Tapos, sistema, papakatay pa ako mga ka-farmer kasi talagang ano na yan, kanina 8 eh, so mabigat sa dibdib, pero sabi ko nga, kaysa hindi mapakinabangan, mga malalakas pa, kaysa mahawa-hawa na, katayin na. Yan, nandito si Rambo. Yan, may cancel na isang lechon, so isa lang kami. Tama, meron po kami lakad. Abangan nyo mga ka-farmer ang pupuntahan namin. Mukhang magiging exciting ito dahil mga burl na ano? Oh, tingnan nyo, may isa na namang patay. Ang lakas pa lang kanina. Naghahabulan pa kami niyan kanina. Talaga nga naman, oh. Oh. Mamayang gabi ay sisintensya na tayo dahil talagang ano, may itlog pa nga pala, oh. Yan pa, oh. Yan pa, hindi ko pa po na ano, nasuyod talaga, oh. Ito bago, sigurado bago ito, ay, may nangitlog pa, ibigay ko na lang kay ano yan, pachichi na bagong itlog, oh. Ito, ano na din to, oh. Ano na. Ito bagong itlog, oh. Samahin natin doon. Kunin ko yan. Mamaya mababa natin. Chichi gusto niya. Hello? How are you? Are you okay? Ano sa'yo? Ano na? Ayun mga ka-farmer. Ayun. Naglilimlim, kinuha ko na. Viral yata ako. Ano bang nangyari sa mga manok natin? Tapos silip tayo sa ating mga baboy. At kinonta ko na si Mike. Sabi ko kay Mike ay dalhan niya ako. Meron siyang sinend sa akin. Mas maganda na din siguro kahit medyo mapamahal tayo mga ka-farmer. Sila na ang kumuha. Hatid na lang dito. Total sinesend din naman sa akin yung picture. Yung video mismo ng baboy. Yun nga lang, yung timbang talagang ano, tsaka medyo mahal. Yun lang. Mm-hmm.
Naunahan ako ni Lady magpakain ha. Mimili sila. Ayaw nila nung San Luis Pids. Hindi kasi mabango. Yun ang ano. Pero pagka wala, kinakain din. Kaya lang, ako naman kasi ginugusto ko talaga yung ano, kagaya nito oh. Ayan o, lalaki na yan. Magtatabi tayo yan kasi may mga order tayo malalaki. Ayoko muna kasi ng galawin to. Kaya pinipilit ko po na makapagpadala ng ano. Kasi may 8 bukas. Tapos, kung madadalhan ulit ako ng 8, 16. Meron pa ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25. So, tama. Tapos titingnan natin kung may maibibigay pa. Ganun na lang siguro mga ka-farmer. Ang ano ko, kasi ako din eh. Siyempre, safety ko. Kahit konti siguro ang kitain eh. Mahirap nga naman yung ganun na ano. Papasok tayo kung saan saan para lang makakuha ng baboy. Ayun mga farmer, hindi naman natin sinasabing, di ba? Kaya lang, ingat na din. Actually marami po ang mga concern at marami pong salamat. Alam nyo na po kung sino-sino kayo. Marami po ang nag-message sa amin. Nag-alala, syempre. Thank you po. Kung gagawin ko man po yon, dahil sanay po ako sa ganun eh. Nagkukulong-kulong ako. Actually, kulong-kulong. Nakarating po yan ang General Tino. Kulong-kulong lang. Ayan, si Ford Ranger. Kung gano'ng kalayo ang General Tino from Arayat. Mahalos whole day namin inano para lang makakuha ng baboy. Ganun po ako ka-eager noon. Ngayon po hindi naman po. Lalo na. Dahil syempre gusto ko din po kayo mapasaya. At ayaw ko din naman po kayo matanggihan. So ngayon. Pasensya na. At medyo maliliit ang baboy natin. Ayun lang. Medyo liliit lang po tayo. Pero at least mayroon pa rin po mga ka-farmer. So ayun. Tapos. Mamaya maghuhuli na tayo ng ano, huli tayo ng mga manok. Ayan. Paano kaya ito si Kuya Mitch? Di ko na tiyempo ang kanina eh. Kung wala siya eh. Wala pa rin yung aking binibili na panguling na lutuan. Yun. Si Rambo. Si Puroy ata. Nandito yung motor. Mukhang nagsasabog na. Magsasabog ata sila ng palay. Ayan. Maganda yung ano, yung ulan. Blessing yung ulan dahil hindi ganun kalakas. So tamang-tama po yung palay na babasa. Mas ano siya, mas mabilis pong lalaki dahil nauulanan lang siya, hindi siya ano ng sobrang lakas ng ulan. Ano, yun naman ang ayaw. Pero kung konti lang ang ulan, okay na yun. Nababasa yung ano, lupa. Kasi nagbibitak-bitak na din eh. Ito, palaki na oh. Mataba pa rin naman po itong lupang to dahil pure vermicast ito. Yan, mga pinag-anuhan po yan ng mga bulate. So mataba pa rin siya. So ayan na yung talong. Medyo recovered na. Kasi ngayon hindi gaanong mainit. So sana magtuloy-tuloy pa ng ganitong panahon. Makaka-recover na yan. Tapos kahapon, makakuha si Rambo sa barangay. Namigay yung barangay ng mga seedlings. Kasi yung barangay, syempre, kunyari hindi na po mabebenta, masyado na pong mataas. Ang ginagawa ng mga nagsi-seedlings, dinodonate na lang sa barangay. Alam ko si ka-seedling po, si Lee, isa sa mga nagbibigay din. Pagka hindi na po mabebenta. Kasi ganyan ang ginagawa nila, magpapatubo, and then maghihintay ng bibili. Hindi naman sila pwedeng true order lang kasi may mga walk-in talaga eh. So ayun po. Kaya minsan medyo marami ang napunla nila. Binibigay na lang. Tapos, yun lang, malaking sugal din. Dapat magaling ka din mag-anticipate. Let's say kung ngayon June, July, anong malakas, yun po ang gawin mo na ahead, no? Kaya yung business na yon hindi ganun sabihin mo na mabilis, mabenta na kaagad. Di mo pwedeng bilangin agad yung pinunla mo dahil lalo na ngayon, maano na rin po ang competition. Oo, ayun, talagang tiyagaan din. Tapos, may nag-cancel pala. Para bukas yata, sabi ni Bebe, nag-cancel na isa.
So isa na lang ang order natin ng 16. Tapos sa 17 ata may nadagdagan naman ng isa, ginagawa niyang dalawa kasi nga 20 na lang po ang ating mga stock ngayon. Ubusin na muna natin yan para lagi tayong fresh. Ayan. Tapos hindi ko maalala kung si ang order ni Tita Concholita anong araw, pero sabi ni Bebe nakalista na daw. Ayan. Tapos ito po yung contact number, FB page. Ayan. Calls only. Ayan mga ka-farmer. Kasi po minsan 12 o'clock ng ating gabi may nagtumatawag pa. Sabi ni Bebe, naku, tapos lechon. Siyempre, oras na rin naman po ng pahinga. 12 o'clock, 11 o'clock na ng gabi, eh may tumatawag pa po. Siguro yun din naman ang kanyang free time din. Naiintindihan din naman natin. Sabi ko, ganyan talaga nagne-negosyo. Eh parang doktor din. Anytime. Ayan na, oh. Zero mga ka-farmer. Parang kailan lang ako nag-vlog dito, napakarami pang manok. Pero wala, talagang ang panahon ay mabilis gumalaw. Nakakalungkot din. Siyempre si Kuya, ano din po, pinaghirapan niya din po yan. Kaya lang, tanggap niya na rin naman. Sabi niya nga eh, humina na rin naman yung demand. So, time na rin siguro na magpalit ng ano, no? Ng kakabuhayan. Ano yun? Ahas ba yun? Hindi naman siguro. Yan o, si Rambo. Malinis ang paligid ah. Palang apog, oy, magagamit natin sa fish pan dyan. Sasabog na natin yung apog na yan. Binili ko yan nung kala ko sa palay, in-assume ko na na acidic. Buti na lang nag-test tayo. Alkaline pala ang lupa dito. Alkaline masyado. Kailangan ng may sulfur na abono. Tapos yung karton natin pala, ayun na, nirarush na. Yung ating special na box pang lechon mga ka-farmer, magkakaroon na tayo ng improvement sa ating packaging. So, ayun na. Pag nakuha ko yung karton, ipa-flash ko po uli yung kanyang ano na, yung company, para at least kung may mga magbalak niyong magnegosyo at bigla niyong maalala na, uy, pwede pala dun magpagawa. Kunyari mga personalized na ano na karton ano na pang package, pang box ng kung ano man produkto, cake man yan o ano man, eh may, kaya po nilang gawin yan. So ano na lang, lagay ko na lang pang phone number. Okay, wala na tayong masyadong pinapakain. O yan po mga ka-farmer, hanggang dito na lang. At bukas yan, abangan nyo yung aming wala tayo, absent tayo dito. Sabi ko nga kay Bebe, ano bang palengke pwedeng daan para makahit tayo ng isang palengke. Tapos yun nga yung kahoy ano. Yan, sunduin natin si Pachuchay. Chay! Uminom naman na daw. Ayan lang. Ay! Tara na! Uwi na tayo! Kamaligo ka na naman sa ulan. Medyo nakarecover na po siya. Ito na lang ang ano. Medyo pero nakarecover naman na. Ito lang ang makulit. Itong waving, itong makulit. Una na kayo. Sige na, una ka na. Nan ba ito? Una ka na. Una ka na, Chay. Una ka na. Sige na. Ikaw talaga. Tamad ka, tamad.
O, yung sininom ng pulot. Ha? Oo nga. Mas gusto niya may pulot, no? Oo. No, bilis ang ubod. Mas may konting asin. Daming darak pa naman doon. Ay, timba. Iwanan mo na yan. Maglalakad na yan. Tara na, Chay. Maglalakad mag-isa ito eh. Marunong umuwi yan eh. Mulberry, ayaw niya. O mag-stop over pa doon sa kangkungan yan. Hoy, hoy, hoy. Alam niya umuwi eh. Kaya sabi ko isakay na yung ano, yung isang dalawang sako na palang nabili kong asin. So sabi ko yung 1/4 na lang yata yan, 1/2 sack. Isakay na dito at idaling ko doon sa bahay. Kasi minsan pag ako nagpapainom kay Chuchay, gusto niya rin talaga may ala talaga. Asin. Ayan. Tapos kuha na lang ako ng pulot dito pag ano. May darak na kaunti. Okay na. Ayun na oh. Sumama na kay Lalin. No, ganyan lang yan. Bait na bait ng mag-ina na yan. Sa CBK lang, pag nag-inantali, masana, hindi ah. Siguro masana yan. Yan, ayun lang. Mata natin. Ano, Chay, wait mo lang yung ano, yung feeds na. Yan o, gumanda na ang katawan niya. Kaka-recover na pa konti-konti. Medyo tumaba na, no? Tumaba na. Busy kasi sila noon, hindi gaanong naano yung pagkain. Kita kaya yung pigs na ito ni Linda? Nakuha mo yung pigs? Nakita mo? Dito ko itatanim yung pili, mga farmer. O kaya yung ano, yung marang. Ayan. Dito. Dito tayo magtatanim. Total ito, mulberry naman lang naman ito. Dito muna sa may lilim. Ayan, ayan. Dito magtatanim. Tapos isa pa dito. Kasi maganda doon, may tubig dyan. So hindi tayo mamumroblema hanggat may nagtatanim. May makukuha siyang ano, may makukuha siyang tubig. Ano? Rimas. Ah, hindi, rimas is breadfruit. Marang daw eh, pero gumihan. Iba kasi ang marang sa gumihan eh. Madumi ata yung kainan nila. Ganda kasi doon, hindi natatapong. Chay. Oh, may tubig. Umuulan kasi. Ikaw pala yung maingay eh. Ah. Wait lang, ayan na, ayan na. Ay. Chay. Ayun mo na, huwag na kayong lumabas. Nakatali ka eh. Makain na rin pala si Becky ng pizza. Malakas na din ha. Ang pagatas yan eh. Mabilis ang taon kasing laki na rito sila. Ganun, mabilis na makain ha. Mabilis na makain. Ang buwan pa lang siya, mag-apat. Sabagay, dumating siguro si Chuchay sa atin. Nagkasya pa nga sa kulong-kulong yan eh. Maliit pa yun. Kala mo kinuha yun sa truck ni ay sa kulong-kulong ni Jopra, no? Oo, oh, maliit yun. Ngayon, di nakakasya. Maliit pa siya. Ibig sabihin, hindi pa siya ganyan kalaki noon. Tapos nabuntis siya after 1 taon din ba? Ay, hindi naman ano. Isang taon din ano. Bago siya nabuntis mo. Gano'n ka ng
Ah, nung nabuti siya. September, May, ay, hindi naman, mga 10 months. Bago siya nabuntis. Ayan na. Ayan. Kain na na. O yan po mga ka-farmer. Bukas. Isa lang ang order natin. Ayan. Abangan ninyo ang Saturday, Sunday. Ang malupit. Isang malupit na back to back. So yan. Maraming pong salamat. Magandang buhay.